Guys, welcome to another vlog. Welcome to Noel's vlog. So today's video ang gagawin natin ay mag-convert tayo ng 5-pin CDI into 4-pin CDI. AC to DC tayo ah. So AC na 5-pin converted to DC na 4-pin. So itong motor na to ayaw mandar kasi yan. AC siya, sira ang primary. So yun guys, sa mga di pa nagsusubscribe dyan sa ating channel, mag-subscribe na po kayo at i-click nyo po ang ating notification bell para ma-notify po kayo sa mga susunod ko pang upload. So tara! Guys, ito yung motor na ayaw mandar, no? Ayaw mandar tong motor na to. Walang kuryente. So, ano, tanggalin mo yung block na galing ito, yung galing sa stator. Tanggalin nyo po yung block para matest po natin kung may kuryente yung primary. Tapos, i-kick nyo po. I-switch nyo yung ignition switch nyo. Tapos, mag-kick po kayo. Tapos, i-tap nyo po dito. Kung may spark po, ibig sabihin, ano, good pa yung kuryente. May kuryente yung ano, yung primary. Ibig sabihin good yun. Pag wala na, sira yung primary nyo guys. So yan. So ito, ano siya, AC-CDI siya. AC-CDI. Ano, 5-pin yung CDI niya guys. 5-pin CDI yun siya. So kapag wala kang budget na pangbili ng stator, yan, magpalit ka na lang ng ano guys, palit kayo ng CDI. Yan, palit kayo ng CDI yung ano, 4-pin 4-pin na ano, DC. So kapag DC guys, ang magpapatakbo sa CDI natin is battery. Yan. Kasi itong motor na to guys, ayaw umandar kasi ang magpapagana sa kanyang CDI is AC, which is yung stator. Kasi sira nga yung stator natin, walang kuryente yung pupunta dito kaya ayaw gumana ng CDI. Hindi siya nagkakaroon ng power. So kung gusto mo guys, i-convert mo na lang siya ng 4-pin CDI yung DC, which is direct current battery yung magpapagana, battery operated na yung motor mo. So ang gagawin mo dyan guys, etong primary na to, tatanggalin mo na to guys, yung block. Ayan, tatanggalin mo na to. Kasi ang connection ng ating ano, ang connection ng guys, DC na 4-pin guys. So, kat napapansin nyo guys, 5-pin kasi yung dati niya no, 5 yung wire dito. Ayan. Yung ikakabit natin 4-pin. So kapag 4-pin guys, pareho lang naman halos. Yan. So ito yung ano, itong blue yellow na to, ito yung sa trigger natin or pulser. Itong green naman ground, yan guys. Tapos itong ano, black white, ito yung kill switch sa ano, susian. Tapos itong black red na to, ito yung primary doon sa stator yung galing. And then ito yan, galing yan dito sa loob. Tapos ito namang ano, black yellow na to, ito yung sa papunta sa ating ano, ignition coil. Ito yung ignition coil guys. Ito yung ignition coil guys. Ayan, papunta sa spark plug. Yan po yung ignition coil. Ground yan, no?
So yan guys. So kung gusto mong i-convert ng 4-pin yung 5-pin CDI mo, tanggalin mo tong primary. Tatanggalin mo tong primary na to. Putulin mo. Ay, etong black, etong ano. Etong ito yung galing sa ano, 'di ba? Sa primary dito. Yung side, yung isang side dito. Kadugtong niya. Yan. Magtatap ka ng wire dito papunta sa ating positive ng battery. So yung positive natin. Yan, positive. Yan, magtatap ka dito ng wire papunta dito sa black red. Yan, black red. Kapag ayaw dyan gumana guys, wala pa rin kuryente, dito ka na lang magtap. I-direkta mo na lang dito sa CDI guys, para mas sure. Yan. Putulin mo na lang dito. Tapos dugtungan ng wire. Yan. Dugtungan mo ng wire na ganyan. Yung makapal guys, siguraduhin mo magandang wire yung ikakabit mo. Makapal. Tapos idikit mo dito sa positive. Yan. So eto guys, itong, so ang naiiwan na lang sa atin is yung ignition coil yan. So yung ignition coil, papunta lang yan dyan. Yan, eto. So guys, ang pagkakaiba lang ng 5-pin sa 4-pin, etong kill switch. Kill switch, tapos itong kanyang ano. Kill switch, tapos itong primary. Yung kill switch, yan yun. Black. Black-white, guys. Yan. Ito yung kill switch. Yung black-white. Yung nasa gitna. Yan. Sa gitna. Yung black-red, yan yung primary. Yan. Ito yung pagkakaiba nung 5-pin sa 4-pin. So, itong ano, black-white na to, wala na yan. Kwenta sa 4-pin natin. Tapos itong black red na to, ipapalitan natin ng connection. Ito guys, ano na, so sabi ko nga ano, AC CDI siya. Ito yung CDI niya, which is 5-pin. 5-pin CDI yan guys. Ayan, meron siyang ano sa gitna. Yan. Tapos, so AC ito guys. Ang nagpapatakbo dito yung, ayun, yung stator na nandito sa loob. So, kapag wala kang budget, at ano, gusto mong paanda rin yung motor mo, palit ka lang neto, CDI. Bili ka ng CDI na 4-pin. Ayan. 4-pin CDI. Tapos yan, pakita ko sa inyo guys kung ano, gagana ba talaga. Ayan, para maniwala kayo na good talaga ito. Na gagana tong gantong modification. So, yun nga guys, sabi ko tanggalin yung wire, yung black wire na primary dito. Yung black red niya, black red yan. Ito yung galing sa speaker. Tapos, lagay na natin to. Dito. So, since yung black red na yan, connected yan dito guys, no? Pwede kang mag-tap dito sa kapilang side long. Ito yung galing sa stator. Tapos ito yung kadugtong niya papunta dito sa CDI natin. So, mag-tap ka dito ng wire. Siguraduhin mo guys na may karga yung battery mo. Kasi kapag walang karga yung battery, hindi gagana yung CDI mo. Kasi battery operated ngayon CDI na nilagay natin. Kailangan naka-top na yung battery ng maayos. So, naka-top na yung battery natin, guys. Tapos, dudugtungan natin siya ng positive. Yung, itong black red na to, magta-top tayo ng
positive. Kukuha tayo dito sa positive side ng ating battery. Tapos, itap na lang natin dito sa ating black red. Tusok ko lang dyan para matesting mo, guys. Ayan. So, nakatap na dun, guys. Ngayon, papakita ko sa inyo, guys, na may kuryente na siya. So, susi muna natin. I-check nyo, guys, kung connected ba talaga yung battery nyo. Kailangan umilaw yung ano natin, dash. Kailangan may ilaw siya. Ayan, may ilaw siyang kulay green, yung neutral. May ilaw yung neutral niya, guys. Ayan. Ayan, may ilaw yung neutral, guys, no? So, ibig sabihin, nakatap na yung battery natin. Ayan. Kick natin siya dito. So yan, guys, mapakita ko sa inyo na may kuryente na siya, no? Ayan. At aandar siya. Guys, no? Kita nyo naman, umaandar, guys. Ayan. Ayan, okay na. So, i-ano na natin siya, i-tap na natin siya ng maayos, guys. Yung ating connection sa ating CDI. Tapos, okay na, guys. Yun na. Converted na yung ating CDI.